balita o mga impormasyon. Mga balitang lokal, national o international. O siyempre, balitang Timra. Yung hagyapong makitaan sa tuang mga sa tuang bagong Facebook page. Sab na po diha ang mga public service, mga panawagan o sab posted po kana sa tuang social media account. Ang oras na to alas 3:00 sa isna sa hapon. Sa mga nagabiyahe ha, karong taknaan, nahinay lang mga manong-manong driver. Tungod kay dito kaganina sa may makilala, particular sa may sitio Patulangon, sa may quarry matod pa dool. Asa nati gayon kining disgrasya sa kadalanan kaganina. Around mag-aalauna ng hapon, kanina, sa matod pa, tulo ang kining samdan, ayagom og minor injury mga kabida, nasakay sa mixer truck. So, giingon na nawad-an og kining brake ang driver sa maong sakinan. Mundan nga wanan niya na control pa ang manibela hangtod sa nabangga sa gilid sa highway. So sa mga nagabiyahe karong takna, palihog pag hinay-hinay lamang sa pagmaneho ang atong mga manong driver bisan unsa pa man ang inyohang gina drive van sa pagkakaron nga oras mga kabida. Amping-amping gyud kita sa kadalanan aron nga malikayan ang disgrasya. Ato usab, kumusta ho ng atong mga evacuees? Mga biktima sa linog mga kabida nga wa paghihapon naka balik sa ilahang mga panimalay, sa ilahang mga lugar tungod sa nahitabong linog usab mga bida. So sa mga nagapamina karon nga mga evacuees, kumusta ka mo dira sa may makilala area tulunan? Dahil sa may magpet, President Rojas maayong pagpaminaw. Sabon na itong text line 0998-213-5095 para siyempre sa inyuhang mga panawagan. By the way, happy listening usab, happy viewing sa mga nakatutok via Facebook Live. Magandang hapon po sa inyong lahat. O magandang umaga ba, magandang gabi sa saan man kayong lugar. Ngayon mga kabida sa tibuok kalibutan. Mga gusto gihapon nga magpa-greet, pwede gihapon ha ang ato ang mo-comment lang ka mo diha sa ato ang Facebook page, ang DXND Radyo Bida 747. Ang oras nato alas 3:20 na sa hapon. Siyempre kining oras nato gihapon kaninyo sa MX3 na, kapag MX3 na baka mo mga bida, mag MX3 na para M Extraordinary. Ato na ang pagalakbita ng ato ang mga bida panawagan. Bida panawagan. Panawagan kung kinsa man kaning nakapunit sa cellphone nga Apple iPhone. iPhone 7 palihog pakiuli or pakidala sa Delaware Dio Street front sa okay-ukay kay dili gihapon niya magamit ang iyahang Apple ID tungod kay naay password matud pa. So kung kinsa ang makauli sa iyahang cellphone nga nataga, adunay reward nga muhatag si Cirelo T. Pwede gihapon i-contact ang iyahang cellphone number na 0948-935-6344.
Sabun ta 0948-935-6344. Kung kinsa kadtong mga naga-laroy-laroy karon sa kadalanan, o aduna ka mo'y makitaan din ha mga bida na cellphone Apple iPhone 7, palihog pakiuli or pakidala sa Bella Ware, Dayo Street, Tapad o Tubangan mismo sa kay-ukayan din ha. Kining iPhone manggod, kung dili tag-iya ang mo gamit, dili gud magamit tungod kay naa kini Apple Apple ID nga ginatawag o kining password usab. So kung kinsa man kadto nakakita sa iyang cellphone, iPhone, palihog ha pakiuli sa iya ha, pwede i-contact siya sa cellphone number o aron mas dali kanimo. Pwede i-tawag ni ini, i-contact lang ang iyang cellphone number 0948-935-6344. Ang oras na to, alas 3:24. Panawagan din hi mga kabida karong January 27, 2020 adlaw ka na nga Lunes sunod simana. Adunay ipahigayon nga bloodletting activity dira sa Maylanao Central Elementary School. Qualified ni ini mao ang mga pwedeng maghatag og dugo. Qualified tanan basta pwede maghatag og dugo. Alas 8 sa buntag hantod sa alas 12 sa udto. Sa bunta, panawagan bloodletting activity karong January 27, 2020. Alas 8 sa buntag hantod sa alas 12 sa udto. Sa Lanao Central Elementary School. Lagi na panawagan kamo kung kinsa man ang kining makahatag og dugo, donor. Ang qualified blood donor. Paki adto lang dira sa Maylanao Elementary School karong January 27 sunod nga Lunes kana mga bida. Sa lain usab sa to ang mga panawagan, adunay panawagan din hi mga bida kining mga kaila ni Lorendo Dodoy Barrios sa nga taga Cotabato City. Napatay ni siya kadtong January 18, 2020 o garo na ang iyang haya sa Chapel Immaculate Conception Cathedral sa Cotabato City. Ang iyahang lubong ipahigayon karong January 25, 2020 paghuman sa funeral mass alauna sa hapon. So, subo na to ang ato ang panawagan na kaila mga mga higala, mga kaparyentihan. Dodoy Barwis, palihog hang mag-addo din sa iyahang lamay. Ay kamo ginapahibalong, namatay na siya katong January 18, 2020. O ang iyahang patayang lawas na karon sa May Chapel Immaculate Conception Cathedral dito sa May Cotabato City gihapon. Ang iyahang lubong, mga higala, kaya busig na siya mga higala din hi sa tawag ni ini mismo sa diri kidapawan, palihoga makipag coordinate adto mismo din ha sa Cotabato City Funeral Homes. Alas 3:25 na sa hapon ang atong oras. Siyempre sa ato ang pagbalik usab unya mga bida, dugang pa sa inyuhang mga panawagan. And then sa ato ang mga viewers via Facebook Live, daghang salamat sa pagpaminaw o pagtanaw mga bida. Mabalik kita, kindly standby paghuman lamang sa atong mga pahinumdom. Ang Arbetes Katolika.
katong sa tanin, masumpin sa atong lawas. Panyawan liniment oil, kon atong ihakas. Init-init halang-hala, mga ulo o mga inday, mga nanay o daday, sa panimalay, panyawan liniment, kami tayo kanunay. Upag buti, mataskin allergy, dalirang na matambalan, panyawan liniment oil, ang number one. Sa Shed Marketing. Utis na mahinis, linis na walang mintis. Iyan ang alagang Ariben. Ako si Chris, isa ka beautician. Sang una, daw-damog din ako sa bugas sa itsura. Mayan ako mag-atubang sa mga customers kaya si mahagod sila sa akin. Nagkabalakan na din ako, namangkot ako sa mga friends ko. Kung anong namin gamitin niya sabon, i-introduce nila sa ako ng Arvin Cool Herbal Soap with Glutathione and Papaya Extra. Namigit siya, nagkainay-inay kadura akong mga bugas. Nipubi, kaghamis po na ako niya itsura. Kamu mga beshi, ano bang ginahulat ninyo? Gamit na po kamo sa Arvin Cool Herbal Soap with Glutathione and Papaya Extra para madura na ang rice terraces sa inyong itsura. Kung para matagamtaman nyo po ang puti, hamis, kagwapa ng itsura. Yan ang alagang Ariben. Ariben Cool Herbal Soap with Glutathione and Papaya Extra. Bili na sa inyong mga suking butika. Also available, Ariben Moisturizing Lotion with Vitamin E at Papa 10 Coffee. Catherine Kadayon na ni, dating ko FW sa Hong Kong. Sa pagpaningkamot, nakapundar ni o boarding house. Pag-direct sailing food ko ha, makalaay, pero mas lisod na trabaho ang mamahimong inahan sa duha na ko ka-teenagers. 24/7 na. Maong dapat, himsog ko, tamang pagkaon, ehersisyo o MX3. Para sa ako, ang MX3 murag Biblia. Tabang ang kinahanglan ako sa matang adlaw. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Atong paminawon ang mga testimonyang natabangan ug naribyuhan sa paggamit sa MJ Panyawan Original Herbal Capsule. Pangalan nato, MJ Panyajin. Sa may nasulayan sa pundok no sa Elzonay. Ang akong apo bagi, painom na ko sa MJ Panyawan. Duha bulan na ko nga gipainom. After 2 months, nagawasan siya ka ng kunod bitaw. Nga na ay bukol, nga tulog ka bukol. Tapos ka ron? May na siya pero. Di ba yung kibugas mo ito yung mga puwi? Oo, wala na. Wala na, alis na. So, kaya paggamit niya sa MJ Panyawan. Kasi giginako ang tulkaron siya. Sa panyuglahula, gamit na sa pinaka-epektibong herbal ang MJ Panyawan Original Herbal Capsule na mamalit sa tanang butika. Mahalagang paalala, ang MG Herbal Capsule at MG Herbal Squalene ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ipinapaalam sa publiko na ang Kinabawan City Skills Training Center Incorporated o KCSTCI Kinabawan at Antipas Branch ay merong closure certificate sa lahat ng TESDA training program nito. Kabilang na ang Assessment Center Accreditation noong November 2014 ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA North Cotabato Province. Kaugnay nito, tinatawagan ang lahat ng mga estudyante na nakapag-enroll sa regular o scholarship training program ng Kinabawan City at Antipas at maging sa programang inialok ng Kinabawan City Skills Training Center Incorporated sa taong 2008 hanggang 2013 na ipaalam at kumpirmahin ang kanilang enrollment upang maproseso ang kanilang mga dokumento hanggang December 31, 2019 lamang. Samantala, tinatawagan din ang atensyon ng lahat ng mga ahensya kung saan may bayarin ang nasabing paaralan na ipadala ang kanilang billing statement o collection sa Institute for Motorbikes and Auto Mechanics Incorporated o Smenia Drive, Kinabawan City hanggang December 31, 2019. Ipinapaalam din na batay sa mandato ng Korte na may petsang December 6, 2018 na final at executory ang KCSTCI administrators na sina Henry S. Lee at Julianne Redil Lee ay hindi otorisadong pumirma ng mga dokumento ng paaralan maging sa pagkolekta ng anumang halaga matapos itong hatulan ng guilty dahil sa kasong falsification of public documents. Ang school documents na nai-release ni Henry S. Lee at Julianne Redil Lee pagkatapos ng November 2014 ay null and void o walang bisa batay sa TESDA Closure Certificate. Ito ay isang bayad na panawagan. Ako si Ronnie Gonzalez, writer-director sa Radyo at Telebisyon. Daghan akong ipamati ng mga sakit sa akong kalawasan. Apan, sukat nga mitumar ko o full